sobrang lakas ng hangin, guys. I'm pretty sure naririnig niyo yung hangin. And the clouds, look at the clouds. Sobrang bilis niya, tapos sobrang daming clouds. And malamig din siya, guys. It's winter, tapos nagsuot ako ng 3 layers. Tingnan niyo, guys. Meron akong t-shirt na loob, yung fleecy na t-shirt. Tapos meron akong jacket na manipis, plus isa pang manipis na jacket sa labas. Dapat ano na ngayon eh, January na kasi, so dapat mainit na talaga, pero yung weather is sobrang unpredictable. Malamig. Pero hindi siya umuulan. Kagabi umulan siya. Pero mas mahangin kaysa sa ano. Kaysa sa mainit. Hindi siya talaga mainit na pang winter. Kinukuha ko lang yung mga baka, guys. And as usual, kailangan ko pumasok sa paddock at pagdating yung mga bulls na makalabas. Hindi sila pwedeng makalabas kasama ng ibang mga baka. And sobrang bait na mga baka namin. Kita nyo naman, ayan, naglalakad lang sila. Paalis ng paddock. And maganda yung iniwan nilang residual sa paddock. Andito na tayo, guys, sa shed. Andito na yung mga baka. So, kailangan ko lang silang ilock sa yard. And I'll see you in a bit. So, guys, andito na tayo. At magsisimula na tayo magatas. So, I'll see you afterwards. Say okay, hi, my friend. So, yun, guys. Tapos na kami ngayong araw na ito. Pupunta lang kami sa grocery store kasi bibili ng cauliflower. Andito na kami sa bahay. Kanina nasa work kami, diba? So, nakauwi na kami, nagpunta kami sa dairy or sa convenience store para bumili ng cauliflower and na magluluto ako ng adobo, guys. And ayan, na-marinate ko na siya. So, marinate ko na siya ng isang oras, tapos lulutuin ko na siya. And, di ba, nasabi ko sa inyo na hindi na kami nag-rice. So, hindi na kami kumakain ng mga starchy na mga pagkain. Pero, since nag-adobo kami ngayon, magre-rice tayo. Pero, hindi siya rice na yung grain. Meron tayong alternative. So, sa keto kasi, merong mga food na pwede nyong kainin. Like, cauliflower, broccoli, yung mga gulay na walang starch. So, ito, bumili kami ng isang buong cauliflower. So, ikat ko lang siguro siya ng half. And half lang yung gagamitin ko para masave ko pa yung half for the next meal. So, ikat ko lang itong cauliflower, guys. Alam niyo ba, guys? Naano ako na mahack yung aking YouTube account, guys. Sobrang nakakatakot, guys. Kasi nung, 4 days ago, may nag-email sa akin. It's from YouTube. And it says na yung video, yung channel ko daw is full of spam videos. Meron daw nag-report sa kanila. And wala akong pagdududa na hindi yun ang YouTube. Pero napag-isip-isip ko right after na na-login ko siya. So, kinlik ko yung link na binigay. Google yung lumabas sa link. Tapos, nag-sign in ako. Then, na-realize ko na, kasi nagtaka ako kung bakit loading lang siya ng loading at walang lumalabas. Yun pala, hinahack na yung account ko. So, kinukuha na yung password ko. And luckily, sa ano ko kasi, sa
YouTube ko, meron akong ginagamit ng dalawang email ad. So, yung isang email ad, yun yung ginagamit ko para sa mga mails ng mga nag-i-inquire sa akin, yung mga ganun. And yung second mail ko, or email ko, yun yung ginagamit ko sa AdSense, sa Google AdSense, para kumita ako. So, doon sinesend yung, or doon nakalink yung aking Google AdSense sa main na email ad ko. And luckily, hindi yun ang na-hack. So, nalaman ko na na-hack siya kasi after kong nag-sign in doon, mga 30 seconds na realize ko na mali ito. Kasi hindi kadalasan nag-i-email sa akin yung YouTube from that email. Kasi nga, hindi ko siya ginagamit as my main email para sa aking YouTube. So, hindi ko siya nilag out. Kinancel ko na talaga yung naglo-load na ano na page. And then, I went to my email. Tapos, yun, may na-receive ako na email from Google na somebody was trying to log in nga sa aking account. Kasi ina-alert nila ako pag merong location na hindi familiar. And, ayun, binigyan ako ng code. Tapos, kung ako do yun, ilagin ko do yung code. Luckily talaga may sinet ako na ganung mga security code before ka makalagin na pag hindi familiar yung lugar mo. So, ayun. Hindi niya na-hack, guys. And then, the next day, muntikan na naman ako, guys. Tama-tama talaga. Muntikan na naman ako kasi nag-send na naman from Google. Pero ito, Google AdSense. Kasi akala ko nakalagin siya, inakuha niya yung password ko, ay nakalagin siya sa Google AdSense. Nag-send sa akin yung Google AdSense na meron daw parang kaduda-dudang click sa aking AdSense. And i-click ko daw yung link para maalaman ko kung ano and ma-settle ko and blah blah blah. Pero hindi ko na kin-link this time, guys, ha. So, ayun. And ano pala, para malaman mo na fake siya, yung taas pala ng email, pwede mo para maklik yun para makita mo yung email ad na ginamit sa pag-send sa'yo. So, doon ko rin na-realize na yung email ad is hindi from YouTube talaga. So, sinearch ko yung email ad and voila. May nakita akong nagreklamo sa Google. From Romania yata siya, and then may nag-login sa kanya sa US. Same sa akin, sa US din yung nag-login sa akin. Pero, worse sa kanya kasi nakuha talaga yung ano niya, guys. Nakuha talaga yung account niya. Hindi ko lang alam kung monetized na siya, pero yeah, nakuha yung account niya. So, yun. Sobrang ano, kinabahan ako dun. So, dapat talaga mag-ingat-ingat tayo, guys. Lalo na sa mga, katulad ko ng mga small YouTuber, kasi hindi nila, kahit small YouTuber ka pa, hindi nila parang binabasehan yun. So, nag-send lang sila ng email siguro sa lahat. Tapos, kung sino yung mag-click ng link, yun yung i-hack nila. So, yun. Kahit naman hindi gaano kalakihan yung mga sinasahod ng mga small YouTuber, pero iba, pinaghirapan mo yun. Tsaka, yung videos itself lang, sobrang sayang kung ma-hack lang ng iba. Kasi, ang hirap kayong gumawa ng videos. Tapos, i-hack lang, diba? Okay, so ito, pinipino ko lang siya, guys, para mas madali siyang parang iserate yung ginamit ko last time sa broccoli. Pero kung wala kayong serrator, pwede nyo naman gamitin yung grater. Hindi nyo naman kailangan na pinuhin siya masyado eh. So ito, ang gagawin ko dito is iserate ko, tapos gigisa ko siya ng konting mantika, tapos lalagyan ko ng salt and konting soy sauce and pepper. Tapos ilalagyan ko ng konting tubig, tapos hahayaan ko siya na mag-simmer for 5 to 8 minutes, and then luto na siya. And sarap siya, guys, actually. Hindi mo malalasahan mo naman talaga na iba yung lasa nito sa rice, pero pwede na siya alternative. Kasi sobrang dami mo daw magagawa sa dish na ito. Pwede ka magawa ng parang bread. So, using this one, lagyan mo lang ng maraming cheese. So, parang siyang cheesy bread. Pero yun, guys, kaya kung ako sa inyo, kung may channel kayo and may nilalagay kayong email, ang gawin nyo, gumawa kayo ng isa pang email na para lang sa public na kung saan sila pwedeng mag-send, kung merong mga
mag-sponsor sa'yo, whatever, yung ganun. So, dun mo ilagay. Huwag mo ilagay yung main na ano mo na email ad na ginagamit mo para sa Google AdSense kasi sobrang delikado, guys. Pagkatapos, 3 minutes pagkatapos kong ma-realize yun, guys, nag-change ako ng password sa lahat ng aking social media accounts, sa Facebook and Yahoo Mail and sa YouTube ko. So, para lang din hindi siya maano. Sure akong hindi siya ma-hack. So, ito na, guys. Pwede ko na siyang lutuin yung ating adobo. So, ito yung gagamitin ko. Kasi sisimmer ko siya later on. Ayan si Mike, guys. Naglalaro siya ng Dota. Kakatapos na niya magugas ng plato eh. So, naglalaro na siya ngayon. Grabe, ang lakas pa rin ng hangin, guys. Ipapakita ko lang sa inyo yung aking petchay, di ba? So, di ba sabi ko sa inyo yung petchay ko or bok choy is nag-overgrow na siya. So, ang ginawa ko is hinayaan ko lang siya na mag-overgrow para mag-seeds siya. And then yung mga seeds kukunin ko para itanim ko rin. So, ito na siya, guys. Ayan, oh. Ayan, madami siyang mga seeds. Seed pods. Seed pods ba tawag dyan? Ayan, oh. And I think kailangan ko lang siyang until na maging old na siya para ma-dry yung seed sa loob and pwede ko na siyang kunin. Which is good! It's supposed to be summer, guys, pero yung temperature ngayon is 12 degrees. So, sobrang lamig kasi mahangin pa siya. Sobrang lamig, guys. Kasi mo, Missy mo! So, ayan, guys. Luto na yung ating adobo. Yan. And then, yung ating rice. Cauliflower na rice. Yan. Ganyan siya, guys, pag naluto na siya. So, it's up to you kung pipinuhin niyo siya ng ganito or medyo, ano, yung parang may crunch pa na buo-buo. Kain na kami. So, yun lang yung ating vlog for this day, guys. Sana nag-enjoy kayo sa aking munting vlog. And before I end the video, mag-shoutout lang ako sa mga nagpapa-shoutout. Shoutout kay Sir Lloyd Crazy. Hello, sir. Thank you so much for watching. Shoutout kay Ma'am Shikina Milsi. I know that she's always watching kasi noon pa man, nung mga medyo konti pa yung mga subscribers ko, nababasa ko na yung mga comments niya. So, maraming salamat, ma'am, for being with me along my YouTube journey. Kay Sir JJ Lainez, hello sir, thank you so much for watching. And sabi ni Ma'am Niera Hazel Leyva, shout out daw sa kay Sir Richard Berog na nasa Japan. Hello sir, thank you so much for hindi ko alam kung nanonood si sir, pero hello sir, kumusta ka dyan? Tsaka salamat kay Ma'am Melissa Jane Bulambot. Sabi kasi niya na nanonood daw siya sa mga videos ko kasi gusto niyang makarating din dito and yung long-term na boyfriend niya is nasa New Zealand din. I think nasa Wellington siguro. May nilagay siyang location, Faripapa yata yung location. Pero I'm not really sure, hindi ko alam kung saan yun. Pero parang narinig ko na siya sa Wellington yata. Hindi ko lang sure, guys. But hello sa inyo, ma'am, and kay sir, yung long-term boyfriend niya. And last, kay Ma'am Ching Gumapak, nag-submit siya ng assumption sa akin. Sabi niya, strong and empowered woman daw ako. Thank you, ma'am. Thank you so much. So, yun lang yung vlog ko today, guys. It's 9 PM. Hihiga na ako, guys. Pero, hindi pa ako inaantok. Pero, I will try my best na makatulog. Si Mike na nun pa sa labas. Naglalaro pa siya ng computer. And, 9 PM na, pero, ayan, hindi pa siya nag-sunset. Maraming salamat, guys, sa panonood. I hope that you're having a good day. Please subscribe and comment down below sa mga questions ninyo. Put hashtag AskJen or mag-submit kayo ng assumptions and
I will read it on the next one kung magpapa-shoutout kayo. Maraming maraming salamat. Bye-bye!